laban sa korupsyon. Tinatakot ang ating mga nagtatrabaho sa City Hall na sila ay tatanggalin kung sakasikaling sila ay bumaliktad sa mga arsilya. Kaya sa ganang akin, huwag po tayong matakot dahil ang pinaglalaban po natin ay hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi mismo para sa mga mamamayan ng Santa Rosa. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat din po kay Mayor Dan Fernandez sapagkat dito sa lugar na to, pinayagan kaming magsalita upang marinig ng taong bayan ang mga sinasabing wala na daw kaso ang Adlin Arcillas. Kaya nga, sabi ko po sa inyo, kayo na mismo ang maghamon sa kanya. Kung totoong wala na siyang kaso, ipakita niya ang ebidensya para nang sa ganon maintindihan ninyong lahat kung gaano kasinungaling ang kumakandidatong mayor na yan. Huwag na tayong paloko, mga kababayan. Gawin na natin ang karapatan natin. Ayusin na po natin ang bayan ng Santa Rosa. Alisin na natin ang mga arsillas na matagal nang namayagpat sa bayan ng Santa Rosa. Sapagkat ang mga yan, ang mga naging dahilan kung bakit ang mga tao ay naghihirap, kung bakit ang mga programa na dapat na ginagawa para sa mga mamamayan ay hindi nila ginagawa. Sapagkat ang nais nila, ang pondo ng kamalangyawan ay sa pulsa na lang mapupunta. At nagsisinungaling sa mga dokumento. Meron po kaming kopya niyan na sinasabi ng COA na mali ang ginagawa sa paggastos ng pera ng bayan ng Santa Rosa. Maraming salamat po sa mga nakinig. Maraming salamat po at bukas makalawa, babalik po kami dito at ipapaalam po namin sa inyo kung ano ang nagiging desisyon ng Ombudsman at ng PNR. Kaya hanggang dito na lamang po upang nang sa ganun, sana nabigyan namin kayo ng kaunting informasyon. Nabigyan namin kayo ng mga kaunting kaalaman at dapat sana ay nalalaman nyo dahil tayong lahat ay mga busy sa ating mga hanap buhay. Ngunit huwag natin kalimutan, tayo ay tao, tayo ay kabilang sa gobyernong ito at may malaki tayong karapatan na ibinigay ng saligang batas ng Pilipinas upang tayo ay makialam sa lahat ng nangyayari sa ating bayan. Maraming salamat po.